Okay, good morning. So today, gagawa tayo ng floor plan. So to start, punta ka lang sa file, new, project, at gamitin natin yung architectural template para makita nyo yung difference ng construction and architectural template. Architecture. So, sa architectural template, may mga default na siya na slab, walls. So, pwede nyo siyang gamitin or pwede nyo i-modify or pwede kayong gumamit na sa inyo. So, basically, everything is the same. Level 1, level 2, sides. So, kung gusto nyo po mag-add ng levels, punta lang kayo sa elevations, basically. So, punta natin yung elevations. Kasi ang gagawin nating floor plan is up to 4 story. So, iset lang muna natin yung ating levels. So, i-drag pa natin siya doon. At pwede nyong i-copy or i-array. Pag nag-copy kayo, don't forget to check multiple para pwede siyang sunod-sunod na. Kasi pag hindi naka-check, isa-isa lang. So, yan, level 3. At saka yung siguro ito ay ang ating roof. Alright. So, balik lang tayo sa ito yung unang-unang lalabas pala sa iyong screen when you open a new architectural template. So, yan yung kanyang sheets. Pwede nyong palitan ng title block later. So, sa iyong floor plan, level 1, di nyo pa makikita ang level 3 and 4. So, punta ka lang dito sa view at dito sa plan views, ilabas mo lang yung floor plan, tree, and tsaka roof. So, pwede mo siyang iselect both and parito na siya sa iyong level floor plans. At sa ceiling plan naman, pwede mo rin din siyang pag nag-MNE ka, electrical plans, pwede mo siyang ilabas later on. Same thing pa rin. Dito pa rin sa plan views. Alright. So, sa level 1, basically, gagawa tayo ng yung first thing is yung grids. Kasi nagawa na natin yung ating levels, so grids naman. But before that, kailangan mo ng reference. So, punta lang tayo sa PDF at gamitin natin itong aking dinownload na. Okay. Gamitin natin itong ito. Yan. So, ito ay napapadaan sa multiple pages. Pero ang lalabas lahat ng pages na ito at magsisilip ka lang. Pero ito, ito ay one page lang. Ito lang ang lalabas. So, piliin nyo rin ang 150 or 300 dpi. Meaning yung tagang yung graphics. Ang PDF mo ay medyo malabo. Gamitin mo ang 300 to 600. Pero kung okay naman siya, gamitin mo yung 150. Wag iwasan mong gumamit ng 600 kasi bibigat yung iyong file. So, 150 lang tayo and then press OK. Ayan, lalabas na siya. So, paglabas ng PDF mo, pag ito ay hindi naka-scale, normally hindi naka-scale yung PDF. So, ang gagawin mo is i-scale up mo siya. So, ito ay wala pang mga grids. Alright? At may sukat siya na 60 feet. So, parito ka lang sa measure units, palitan natin ng feet and fractional. Yan ay 35 feet lang. So, kailangan mag-offset ng 60 at extend natin. So, punta ka dito sa modify at offset mo ng 60 itong line natin. So, 60 feet offset. Yon. So, pwede mo na i-click yung iyong PDF file at scale up mo siya. So, first point, second point, at third point. Okay. So, ayan. So, ilock mo lang yung iyong PDF. Ay. So, para hindi magulo, pwede nyong i-off yung iyong raster image or yung PDF mo para mailabas mo ng mahusay
itong at ayaw mo lumabas sa yun, drag mo lang siya palabas. Ay, okay, and labas mo uli yung raster image mo, press okay. Alright, doon pa siya sa loob. So, pwede mong i-off yung elevations mo. Dito ka lang sa annotation category. Elevations. O, para hindi mo siya mabura. Okay. And then, one thing that I forgot is you go to site at i-set up mo yung iyong project base point. Press okay. So, ito yung project base point mo. So, pili ka lang ng siguro dito na corner. Iyon yung iyong mag-create muna tayo ng so ito yung ating dito at dito. Ito ay pwede mong palitan later. Raster image, mahirap i-drag yung elements, so i-off mo lang para hindi ka mahirapan. I-unlock mo to. Ah, okay. Alright. Kaya mo mag... Gosh. Iyon. Tapos, gawin mo tong project. Pag dinrag mo pala siya, i-unpin mo muna. And then, yan. Para hindi gumalaw yung iyong other elements. So, yan. So, pag iyong naset na ang iyong project base point, pwede mo na siyang i-turn off. Project base point, site. At saka, i-on mo uli ang iyong raster image. Okay. Yan. So, pwede na kayong mag-trace over at alright. So, lagyan nyo na ng mga ng grids and then we are going to dimension them. So, sa dimension, click and click. So, continue mo lang. And then, pag natapos mo na yung dimension, click mo lang sa labas. Yan. So, i-dimension din natin yung ating horizontal. And, click sa labas pagkatapos. And then, yung pinaka overall sukat. So, I think it's about there. So, the next thing that we are going to do is yung column mo naman. So, yung column mo, punta ka lang dito sa architecture, column, pick mo yung column. May dalawa. So, ito lang, column architecture. At, naka 450 by 600 siya. So, piliin natin yung medyo maliit. Okay. So, sukatin mo muna yung iyong unit. And then, punta tayo sa And, okay. So, sukatin natin yung ating columns. Maglinya lang tayo kasi iti-trace over natin siya. Alright. So, from here to there is 460. So, mga 450. At tapos, dito naman sa horizontal ay .236. So, 250. So, sabihin natin yung column mo is 250 by 450. So, balik ka ulit sa architecture, column, and edit type. Duplicate and 250 by 450, no? 250 by 450. At the same time, yung duplicate copy mo, palitan mo rin yung depth na 250 at saka 450. Pwede mo na lang lagyan ng material para hindi ka dumabalik dito. So, yung material mo, piliin mo lang yung concrete. Ayun, concrete. Ba't pabaliktad to?
concrete. So, ito. Piliin natin to. Check nyo yung box. And press OK. At ayan na yung iyong column. So, pwede mo munang ilagay dyan. At pwede mong i-modify at i-align mo dyan sa iyong grids. Yun. So, i-copy-copy mo na lang yung iyong columns all over. Pero dito sa may gitna. Kasi pahalang siya. So, i-rotate mo to. 90. At i-align mo lang sa iyong grids. At make sure move mo yung move mo midpoint to intersection para naka-center siya. So, i-copy-copy mo lang. So, pag na-copy nyo na yung mga columns mo, punta ka lang sa 3D view at check mo. Ayan na yung mga columns mo. So, yung mga columns mo is yung level niya is level 1 up to level 2. So, pwede mo siyang isagad up to the topmost. So, yung topmost mo is roof. So, pwede mong lagay roof and then yun. And then, pwede mo siyang i-match property. So, match property lang. Ah, hindi pala pwede match property. So, select all visible and view. At, lagay mo sa roof. Alright. So, ang next naman natin gagawin ay yung footing. So, sa footing naman, ibabaon natin siya ng 1.2. So, similar, visible, and then sa paahan niya, sa kanyang paa, offset tayo ng 1.2 para sa ating footing. So, parito ka naman sa structure at piliin mo tong isolated footing. So, wala ka pang isolated footing, punta ka lang sa load family at punta ka sa structural at foundations, click mo yung folder at piliin mo yung footing rectangular. Ayan. So, sa footing rectangular, meron siyang gantong depth. So, pwede mong gamitin muna and then pwede mong palitan later. So, dito sa 3D, pwede mo nang ilagay yung footing at press yung spacebar para mag-rotate. So, dyan mo muna siya ilagay. And then, center line. So, maglinya ka muna para may ano ka. Pag nagla-line ka sa 3D, ang gagamitin mo is yung 3D line din. Yan. Para move mo to ng midpoint at dito. Ayan. Para gitna siya. So, yan yung iyong footing. So, iba naman yung position niya pagdating dito sa middle. So, same thing. Lagay mo muna dito sa gitna. So, pag hindi nyo nakita yung snap, right click lang at midpoint. Iyan. At pagkatapos ay maglagay lang tayo ng architecture, model line para may reference line tayo at move natin to sa gitna. Iyan. So, pwede mo nang i-copy-copy yung iyong footing all over. So, nakapin na natin yung mga footing all over. Punta ka lang sa site plan at makikita mo yung grid lines. So, kasi dito sa site plan, wala siyang image file. So, kung gusto mong may image file doon sa iyong foundations plan, i-copy mo lang to. So, i-copy mo, unpin mo muna and then copy and then pin again. And then, punta ka sa site plan at i-paste mo current view. So, ayan siya. Yun yung iyong image file. Punta ka sa second level at the same time, copy mo. So, pwede mong i-click pag nag-paste ka, modify paste, pwede mong i-click on selected views or levels. So, pag nag-selected view, pwede mo na siyang i-copy to trip and roof. Ayun. So, ito ay first floor, ground floor. So, ito yung second floor mo
ito yung third at saka roof. So nasa level 2 tayo, 'di ba? So itong level 2 is itong view na to. So ang gawin mo is move mo lang itong image na to. So move mo to mga dyan. Tapos ayan. Pero medyo malayo siya, so i-arrow. Arrow nyo lang, arrow. And then ilock mo. Punta ka naman sa third floor. Kasi yung leveling niya is different. So atin is level 1, level 2 at saka level 3. So sa level 3 naman, ito naman yon, second floor niya. So i-move mo lang somewhere here. At saka ilagay mo dito sa taas. Iyan. At i-move mo lang konti. Ayan. Pagkatapos naman, ilock mo at punta ka sa roof. At ito naman ang i-move natin na corner. So, mga banda dyan. So, ayan. So, okay, ilock mo. So, may images ka na from level 1, level 2, level 3, and your roof. Tsaka may... So, ang next thing naman mong gagawin is yung floor. So, sa level 1, gawa lang tayo ng slab, architecture, and floor. Ulit. Architecture, floor. May pagpipilian ka kasi dito, architectural phase eh. Kaya architectural lang, at saka pili ka ng type of floor na gusto mo. So, pwede mong palitan later on actually. So, ito muna ang gawin natin. At, so mag... gagawa ka ng slope arrow kung paano siya pa slope but straight lang yung ating floor. So click mo ang ito. So from here, corner to corner muna tayo muna. Tapos i-adjust na lang natin later. Okay. Ayan, tingnan mo sa 3D at click mo okay. Tingnan natin yung slab. Alright. So, yun slab mo sa level 1 na may thickness na 225. So, ang gagawin mo is ikakopy mo lang from, so, i-copy mo to from here to selected level. So, copy natin up to roof. Ayan. So, na yan na yung iyong slab. Balik ka uli sa level 1 at ang next thing na gagawin mo, so hindi mo na makikita yung image file mo kasi natabunan ng slab, di ba? So i-wireframe mo lang para makita mo pa rin. So ang next thing na gagawin mo naman is yung iyong partition. Sa partition walls naman, balik ka lang uli sa architecture at architectural wall, may mga preset na siya na partition wall. So halimbawa itong P150 block yung gamitin natin sa mga manipis na wall. So at the same time, check mo yung wall center line. Hindi mo gagamitin yun kasi edge to edge tayo. So itong core, exterior, tapos yung height mo naman is from which floor? From level 1 to level 2. Okay. So ayaw exterior siya ganun, pag ganun. So sa kabila, interior naman pala. So yan. So, titingnan mo sa third floor. So, kung gusto mong makita muna yung partition mo doon, pwede mong i-turn off. I-turn off ba to? Ah, control. Pwede mong i-hide muna to. Yan, pwede mong i-hide para makita mo yung mga partition na ginagawa mo. Or, ang gawin mo is, kung ayaw mo naman i-hide, eh, punta ka dito sa section box. Mama, ang liit kasi nitong ano ko yun, no? Section box, where are you? Ayun, section box. Ba't ang liit? Ayun. Scoop box. Walang section box.
Anyway, balik ka sa level 1 at pick mo to, punta ka sa add-in at auto section box mo na lang para mabilis. Alright, so yun yung partition wall mo. And pwede mong palakihin. Ayan, tapos baba mo konti. Ayan. Baba mo yung section box. Ayan. So, yan yung mga partition wall na ginagawa mo sa loob ng iyong level 1. So, gawin natin lahat ng partition walls. Same process. So, ayan. Natapos na natin ang ating mga partitions wall. So, ang ginawa ko lang po is that itong tin is the one that we did just now at dinuplicate ko lang siya at ginawa ko siyang 250. So, dalawa lang yung wall type, 100 at saka 250 thickness. So, magdo-doors na tayo. Punta ka ulit sa level 1 at lagyan mo ng mga pinto. So, sa door, meron ka ditong standard at pwede ka mag-insert, load family, and punta ka sa doors. Doors, internal doors. So, pili ka lang ng magandang door, no, na gusto mo. So, ito yung normal road door, i-load mo, at saka pili ka ng isang magandang door para sa special door para sa entrance or main door. Ito. Ayan. So, ang ating door is yung main at saka bedroom. Alright, so palito ka sa door architecture at dito sa tama na yung sukat. So, kung pwede mong palitan yung length and width if you want to later, kung gusto mo lang. And then, door ulit dito sa kabila naman. So, ang gawin mo is switch mo lang over at door ulit na normal para sa iyong room. At sa kabila, right click lang, repeat door command. One, and then sa toilet. Sa toilet naman, yung maliit lang. Ito. I-switch mo lang. At door ulit. Sa kabilang side. So, punta ka sa 3D. Ayan na yung mga doors ng iyong... So, likely, ito ay parking. So, siguro, ha? Ay palagay ko lang. Ito yung entrance niya sa ground. At ito naman yung shutter, roller shutter. So, gawin natin is bakante yun. Kasi lalagyan mo ng roller shutter next time. So, ito namang window. Punta ka lang sa window at kung ano yung merong window dyan, hindi pwede. So, palito ka sa load family uli at punta ka sa windows. Windows at pili ka lang. Siguro ito. Open. And then, lagay mo lang dyan. Dyan. Dito. At maliit na yung sa toilet. At saka washroom, wash area. So, load ka pa ng window na pang maliit. Yun ata. Ito ata. Anyway, pwede naman siyang palitan later. Meron na pala. So, kung meron na siyang window na maliit, ito. So, lagay mo lang. Pwede mong i-resize, no? Isa dito. At pwede ka rin maglagay ng ibang type ng window. Up to you. So, saan yung ating... So, medyo, ano siya, no? Para sa toilet, sa kitchen area, pwede siya. Pero sa toilet, hindi siya pwede. So, ang gawin mo is, i-duplicate mo lang siya. Gawin natin 400 by... 400 by 800 siguro. And then, ito ay magiging 800. At ito ay magiging 400. Alright. So, ayun. Lumiit na siya.
So pwede mong itaas siya sa mga 1.5 siguro. Para hindi makita yung nagsisiat dyan. So may isang CR pa dito. Ayan, naghang na yung aking ano. So gawin mo siyang 400 by 800 at itaas mo siya ng 1.5. So automatic siya, actually may dimension. Ayan. So okay. So let's continue this on the next episode. Thank you very much and have a good one. This PDF file will be attached to the comment section so you can pick it up from there and you can do your practice. Salamat!